gagamit ko po ay siyempre po sili at saka gamit. Gagamit din po ako ng suka. Ito po ng oyster sauce at saka siyempre po mantika. Ayan. Ang gamit ko po ay palm oil. Una pong gagawin, i-blender ko po muna itong sili at saka bawang. Pagkasamahin ko na po yung bawang at saka sili. Tapos po, sa blender, ilalagay ko na po siya ng mantika. Para po, para maganda po yung pagkakablend o pagkakagiling ng sili at saka ng bawang, lalagay ko na po siya agad ng mantika para po umikot yung bawang at saka sili. Para po mag-mix na maganda. Yan. May ako po siya ng mantika. At saka po yung blender. Ang gamit ko po blender ay standard. Ito pong blender na itong ginagamit ko. Ito po eh, mga 23 years na po itong blender na ito. Mga 23 years na po ito, pero gumagana pa. Bali, habang nag-ana na ako, habang nag-blend ako, napapainita po ako ng kalan. Papainitin ko na po itong kalan para pagka-blend po, ilalagay ko na po doon yung blend ko sila. Lala ko na po yung kalan. Pagkasi habang blend ko. Para po sigurado na wala nang natitirang buo, tatak-takin lang pong ganyan para po bumaba at ako sila i-blend po. Ayan po, maganda po yung pagkaka-blend niya. Ayan, blend po siya. Ayan po, ilalagay ko na po dito sa kawali itong na-blend ko. Ito pong kawali na to at pinahinti na po ito at ako may mantika. Ganun lang po ulit ang proseso. Lalagyan po itong pinaghalo ko ng sili at saka ng bawang. At saka ako po lalagyan ng mantika. Lalagyan po ng mantika para madulas yung blend.
tapos na-blend. Nandito na rin po sa kawali yung mga na-blend ko. Kaya po kumukulo na. Lagi ko na po sila ng mantika pa para hindi po masunog yung bawang. Kailangan po dito mas maraming mantika. Kasi nga po para hindi po masunog yung bawang, para po dahan-dahan lang siyang maluluto. Ganun po yung paggawa ng chili garlic. Hindi po dapat masunog yung bawang. Tapos na po ako sa blender. Ito nga pong blender na ginagamit ko na ito. Ito po ang tatak po ito. Ay standard. Ito po mga 20 years. Mga 20 years na po ito. Matagal na po namin itong gamit. Siguro po kaya po tumagal sa amin dahil tama po yung paggamit namin. Kasi po anong bagay na mali ang paggamit ay hindi po tumatagal. At saka po siguro matibay po talaga itong standard na brand ng blender. Yan. Matibay po ito. Kaya niya po palang paglalagay itong oyster. Mamaya pa po ito ilalagay. Para ano po ito, pampasarap po ito at saka para pagmukula. Kaya po pala dapat ito, hindi nga po dapat malakas yung apoy. Ayan po, makita nyo. Ayan po, kumukulo na yung aking ginawang chili garlic. Hindi naman po ito matagal maluto. Kasi po, pagka naman sinobra ito ng luto, papait na po yung bawang. Yung tamang-tama lang po pagkakaluto dito dapat. Natapos po, ito po nga po palang suka. Gagamitin ko po ito bago ko hanguin. Kasi nga po, ito po yung nagsisilbing preserve. Ayan po. Hindi ko na po siya lalagyan ng iba pa. Ang lagay ko lang po dyan talaga ay suka, oyster yan. At saka po nga po pala, lalagyan ko rin po siya ng konting asin mamaya. Dito nga lang po pala ako nagluto sa may lapag na to. Kasi nga po, iwanan ko po yung extension. Hindi ko po nadala extension, kaya po dito lang po ako nagluto sa malapit na plug. Bayan lang po siya kumukulo na ganyan. Kasi nga po, hindi naman po siya masusunog dahil nga po maraming mantika. Kailangan lang po siyempre haluin para hindi siya dumikit. Yun. Ayan po, kailangan po haluin po siya ng madalas kasi nga po para hindi po siya dumikit. Sa nga po pala, ang kilo po ng sili ngayon ay ano po yata, 600 pesos po yata ang kilo ng sili ngayon. Ito po sili na to, kaya po kami maraming sili. May mga tanim po kami sili doon sa likod ng bahay. Matataas po yung sili namin doon, maraming bunga. Kaya po, iniipon po namin yung mga bunga. Tapos pagka medyo madami na, at saka po namin i-blend. Kaya po nga po, binlend ko mabuti to. Kasi nga po, yung mga bata, napapalakas po sila sa sili. Gusto po nila maraming sili. Yun, kaya po, ang gagawin ko nilang sa susunod para medyo makatipid sa sili. Maliit na kutsara lang po ang ilalagay ko doon sa garapon para hindi po sila, para hindi po marami nakukuha nila. Kasi nga po, hindi naman po mas maganda kapag sobrang anghang din po. Ayan. Maganda po yung tamang anghang lang. Yung ibang bata po, ang ginagawa, gusto nila maanghang, kaya dinadagdagan nila yung sili. Hindi po tama yun, dapat po konti-konti lang para yun nga, hindi sila masyadong manghangan. Yan. Kasi po, konti't marami, parehas lang po yung anghang nun. Ito po, mabilis lang po lutuin ito. Basta po, kumula lang po yung bawang. Yan po, makakita naman po, pagkaya po namumula na. Ilalagay ko na po nun yung itong oyster sauce. Tapos po, pagka ilang saglit lang din, pagkalagay ng oyster sauce, ilalagay ko na po yung suka at saka ako po papakuluin para po ma-preserve nga. Pero po, ilalagay ko po muna ngayon itong asin. Ilalagay ko po siya nitong isang kutsaritang asin para ano lang po siya, para tumagal po yung ano niya, para hindi po siya mapanis. Kailangan po nito ng konting alat. Kasi nga po, siyempre, para maiwasan yung pagkapanis po, dapat po talaga, yung bawang po, lutong-luto. Kasi po, pagka yung bawang ay hindi naluto, yun po ang pinagsisimula ng para mapanis yung tulad nito yung chili garlic. Mapapanis po ito kapag yung bawang po ay kulang sa luto. Kaya po dapat, sakto lang po yung pagkakaluto nito para hindi po siya mapapanis. Yan. So, gumagalaw yung kawali.
Kami nga rin po pala ay nagbebenta nitong ganito. Dati po ang benta namin sa isang garapon na maliit ay 50 pesos lang. Pero nga po ngayon, dahil mahal ang sili ngayon, magbebenta po kami ngayon. Mga 120 pesos na po isang garapon na maliit. Kasi nga po, napakamahal ng sili. Nakita nyo naman, gumamit ako ng mantika. Siyempre, mantika, may oyster pa. Yan nga. Yung asin, may mura lang po yung asin. Tapos may suka pa, may lapang suka. Para magsilbing na preservative po niya. Para tumagal po yung buhay niya, hindi po sa basta mapapanis. Ayan po, medyo pumupula-pula na siya. Maya-maya po ng konti, pwede ko na ilagay yung oyster. Ayan po yung magsisilbi pang palasa. At saka, ano nga po, yun nga po pang kulay. Kesa po sa toyo. Dati po ang ilalagay ko toyo. Ngayon po ang ilalagay pang pakulay. Ngayon po ang ilalagay ko na ngayon ay oyster. Ito po ay maganda pang pakulay. Tapos nga po, ayun, may lasa pa. Medyo masarap yung lasa. Kakaibang lasa niya. Kaya po yun. Kaya po nakagustuhan ng mga bata ito. Ayan, ginagawa ko lang. Kaya ko lang sa oyster. Kaya po masarap. Hindi na po ako naglalagay ng alam mo na pampalasa pa. Basta yun nga lang po. Asin, suka, oyster. At yung mantika, yung babang, at saka po yung sili, siyempre. Maganda, konti-konti na lang po siguro. Konti-konti na lang pa. Tapos lari ko na po yung, ano, yung oyster. Kasi nga po, tinatanda ko rin po yung kulay niya. Kasi po, parang kulang pa po sa luto yung bawang. Madali po mapanis kasi kapag hindi po tama yung pagkakaluto ng bawang. Yeah. Kaya nga po, yung luto ko mabuti. Yeah, napakabango po ng amoy. Napakabango po ng amoy ng sili at saka ng garlic. Yeah. Bali, nilagay ko na po sa kanila kanina yung isang kutsaritang asin. Yeah. Meron pang dinadurog. Meron pang dinadurog na bawang. Pero okay lang po yan. Hindi po masyadong tinamaan ng blender sa ngayon. Pero dahil luto na po, minsan mabilis ko pong nadurog. Yan. Maayos na siya. Na ganyan po yung tama pagluto ng chili garlic. Kailangan po hinaharo ng ganyan para magparehas po yung luto. Tapos po, medyo haluin sa ilalim para hindi po dumikit. Yan. Yan. Ayan po, ilalagay ko na ngayon yung oyster. Isang oyster sauce na po, okay na. Yan po yung magsisilbing pangkulay niya. At siyempre, pampalasa rin. Yan po yung pampakulay at pampalasa. Oyster sauce. Yan. Yan, nakita nyo. Akumulay na siya. Kumulay na siya with matching pampalasa. Yan. Yan po yung sikreto ng masarap na chili garlic.
nakita nyo, iba na yung kulay niya. Maya-maya lang po, pwede na po ito. Mamaya-maya po, lalagyan ko na siya ng suka. Lutuin ko lang po sandali yung oyster niya. Tapos po, lalagyan ko na po yung suka. Yun po yung magiging preservatives niya. Suka. Suka na Silver Swan. Silver Swan po. Silver Swan. Sukang puti. Hindi sa mga ganito pong bagay, hindi po ako gagamit ng suka na unbranded. Puro po branded ang ginagamit. Kundi man dati puti, yan Silver Swan o Silex. Para po sure. Kasi po, pag gumamit ako ng unbranded, hindi po sure. Ito po sure po ito. Tama-tama lang po yung timbal ng mga ganyan. Kasi po, yan ay dumaan sa mga proseso. Yan, ayan po. Ngayon po ano na, konti-konti lang. Lalagyan ko na po ngayon yung suka. Lagyan ko lang po siya ng suka. Ayan. Isa doon, isa doon. Yan. Okay na po yung suka nilagay ko na yun. Siguro po, yun yung mga apat na kutsarang suka. Hindi ko po muna siya haluin. Babayaan ko lang po siyang kumulo. Hindi ko po siya haluin. Babayaan ko lang po siyang kumulo dyan. Maya-maya po ng konti, haluin ko na siya. Yan. Yan po yung sikreto ng masarap na chili garlic. Nakita nyo, ang gandang pambasta ng mga kumukulo. Kumukulo. Ay, busog. Nabusog pa po ako. Po, kulo na siya. Pwede ko na po siyang haluin ngayon. Haluin ko na po siya dahan-dahan para hindi po dumikit yung chili sa kawali. Yan. Tapos, hinahan ko lang po yung apoy. Ilalagay ko lang po sa low. Ilalagay ko lang po sa low. Bayaan ko lang po isang kumulo ng mga 5 minutes. At yun lang po, luto na. 5 minutes po, luto na yan. Ito nakita nyo. Hindi po dumidikit sa kawali. Kasi po, kung hindi ko haluin yan, didikit po sa kawali. Yan po, hindi po dumikit. Tama-tama lang po yung pagkakaluto ko. Yan, maganda yung gulay. Yan po yung gagamitin ko yan bukas sa lugaw at saka sa ginagamit ko rin po yan sa siomay. Yan. Ayan po, turn off ko na po yung kalan. Ayan po, iluto na. Papabayaan ko lang po siya dyan na lumamig. At saka po, pag malamig na po, at saka po siya isasalin sa lalagyan. Ayan. Ngayon po, napunod yun na kung ano yung sikreto ng masarap na chili garlic. Madali lang pong gawin ito. Kaya kung meron po kayong mga sili sa bahay, pwede nyo pong gawin ito. At pwede nyo rin po itong ibenta. Basta kung ibibenta nyo po, yan po, dagdagan nyo lang po ng konting mantika. Para po hindi kayo para po dumami siya. Kasi nga po ito tulad niyan. Nakita niyo, kulang pa ng mantika yung niluto ko na yan. Ayun, kulang isang balik kalahating litro ng mantika lang po na ilalagay ko diyan. Kulang pa po 'yan. Kasi nga po pagka sinalo ko ng mga bata, makita niyo purong laman. Wala naman po akong iba po kasi gumagawa nito. Hinahaluan po nila ng cornstarch o kaya harina para dumami. Ako po puro po 'yan kaya po 'yan ay masarap.
Yan po ay pure na chili garlic. Yan po. Yan po, luto na po siya. Eh, turn up po na po yung kalan. At saka po, ayan, bayan ko lang po sa lamamig dyan. Yan po yun. Yan po yung secret ng masarap na chili garlic.